Alamin natin ang lagay ng panahon, maging sa kung nasaan na ba ang bagyong Betty. Mula po sa ating resident meteorologist na si Professor Edmond Rosales. Prof. Ed? Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na ang magiging lagay ng ating panahon bukas, araw ng Miyerkules, May 31, 2023, at sa latest update sa bagyong Betty. Patuloy ang bagyang paghina pa rin ng bagyong Betty. Base sa satellite image ng PAGASA, binabaybay nito ngayon ng bagyong Betty ang silangang karagatan ng Bashi Channel sa silangan ng Batanes. Mamayang alas 8 ng gabi, inaasahan ang sentro nitong bagyong Betty ay nasa 320 kilometers east o silangan na lang ng Itbayat, Batanes. Sa ngayon ay may maximum sustained winds ito na umaabot sa 150 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso ng hangin umaabot naman sa 185 kilometers per hour. Bahagyaring bumagal ang pagkilos nito mula para northwest o pahilaga-hilagang kanluran mula sa 20 kilometers per hour kahapon at ngayon ay nasa 10 kilometers per hour na lang. Kapansin-pansin din dito sa satellite image na fragmented o kalat-kalat na yung mga kaulapan na nagdadala ng mga pagulan, dala ng lumawak naman ng sakop ng outer rain band na parang braso nito ng western section ng Northern Luzon at Bicol Region. Na siyang magpapaulan dito sa may Ilocos Region, ganun din sa Cordillera Administrative Region at dito rin sa may ilang bahagi pa ng Cagayan. Pinalakas rin ng bagyong Betty ang southwest monsoon o habagat na siya namang magdadala ng kaulapan at pag-ulan dito sa western sections ng Limaropa, ganun din dito sa Visayas at sa Mindanao. Bukas ng umaga, asahan pa rin ang mga ulan dito sa Batanes at Ilocos Norte, Ilocos Sur, Cordillera Administrative Region at sa silangang bahagi na rin ng Cagayan. Habang asahan ang bagyang maulap na may pagsikat ng araw dito sa may bandang Isabela at Aurora. Pinalakas ng southwest monsoon o habagat naman ang magpapaulan bukas sa Palawan, Mindoro, dito sa Meluzon, ganun din sa Panay Island, Negros Provinces, Cebu, Bohol, dito sa may Visayas at sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at BARMM sa Mindanao. Sa latest track naman ng pagyong Betty, inaasahang halos magiging stationary ito at magpapaulan na lang dito sa may Batanes, ganun din dito sa Ilocos Sur at La Union. Kasama na rin ang ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region at Cagayan. Inaasahan namang mas hihina pa ito sa Severe Tropical Storm Category by Thursday bago pa ito tuluyang lumabas ng Thursday evening o Friday night at inaasahan natin hihina pa ito bilang isang tropical storm na lang. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan kasama na ang Babuyan Islands. Habang nasa ilalim naman ng tropical cyclone wind signal number 1 sa natitirang bahagi ng Cagayan, northern at eastern portions ng Isabela, eastern portion ng Ilocos Norte, Apayao, northern portion ng Kalinga at northeastern portion ng Abra. Dahil na rin sa epekto ng Typhoon Betty at habagat, naglabas ng gale warning ang PAGASA sa seaboard ng extreme northern Luzon. Ganun din dito sa buong eastern seaboard ng Luzon mula Cagayan hanggang dito sa Sorsogon kasama na ang Catanduanes. Ang buong eastern seaboard din ng Visayas at sakop din ang buong karagatan ng Mimaropa, buong seaboard din ng Visayas at inland seas ng Visayas. Para sa info weather ng Ulat Bayan, ako po si Edmond Rosales na nagpapaalala sa inyo, laging maging handa, may bagyo man o wala.